So, sa susunod na vlog, ito nilagyan ko siya ng saksakan ko siya. Okay? Saksak natin, then try natin. Kung may palo sa tester. Okay, number one. So, walang reaction. Number okay, tapos na natin hinangin. Hello sa inyo mga ka-DIY at maraming salamat sa pagbisita sa ating Munting Channel. So, meron lang tayong ibabahagi mga ka-DIY. Ito ay electric pan na walang power. Yan, para sa mga beginner lang muna mga ka-DIY, doon sa mga marunong na alam nyo na ito, no? So, yan. So, bago natin na padaanan ang tester, check muna natin yung pinaka-shafting niya, itong shafting. Kailangan kunti lang yung play, gaya nito. Yan, ialog natin papunta rito. Okay? Yan, so hindi naman alog yung kanyang, alog naman dapat ito, kunti. Yan, gaya nito, kunting alog lang ito. Natural lang yan. Tapos, ngayon, check muna natin kung bushing sa unahan, pagtulak mong ganon. Yan, kailangan, wala din siyang alog. Yan. Ang pinapakiramdam ang bushing din dito sa unahan. Kaya kapag hinila mo naman, at saka inalog, ibig sabihin lang mga ka-DIY, yung bushing sa ulihan na yung pinapakiramdaman mo. So, ibig sabihin ito, walang kalog. Hindi siya gaanong mauga. Wala siyang uga. Ibig sabihin lang, good yung shafting, good yung bushing. Tapos, ito ay no power. Yan. So, ibig sabihin lang, hindi dito pinagmula ng no power niya. Okay? So, check muna natin. So, dalawa yung parang gagamitin natin mga ka-DIY. Isa, para sa may mga tester at saka sa walang tester kung wala talagang tester. Ito, yung wire na isang piraso. Okay? So, alin man sa dalawang ito, pwede nyo pagpipilian. Pero mas mainam na marunong kayo sa tester. Okay? Sa, para sa DIYer, sa bahay lang, ay pwede nyo itaray ito sa mga no power lang. Okay? Ito naman para sa may mga technician or magsisimula pa lamang. Okay? So, saksak muna natin. Bigyan natin ng power. Ayan. So, pindutin natin ng speed. Ito yung kanyang zero. Ito yung number one. Yun, hindi, walang reaction dito sa shafting niya or walang ugong. So, ibig sabihin, patay yung motor or hindi nakakapasok yung kuryente dito. Sa loob nakakapasok pero hindi nakakatawid sa kanyang stator coil o sa kanyang pinakamotor. O, yung number one, number two, number three. So, ibig sabihin ng mga ka-DIY, ito ay no power. Kapag walang vibration. Kung may vibration, ibig sabihin lang, pag ayaw gumana at vibration lang, maaaring may putol sa loob ng coil o doon sa pinakamotor niya, windings, kapag ugong lang. Kapag good naman yung shop niya or preplay naman ito na umuugong. Dalawa, maaaring sa motor, may putol or maaaring doon sa kanyang capacitor sa likod. Okay? Yan. So, sa may mga tester, ito lang muna. Yan. Set natin sa X10 or times 10. Tapos, zero natin yung ating tester. Ayan. So, adjust lang natin. Tapos, ayan. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, hindi ko muna gagamitin kasi lagi nyo nakikita sa video na ito yung ginagamit natin, no? Probe. Kasi upgrade ko pa yung tester na ito. Ayan, may gagawin ako dito mas mapapadali kayo sa repair. Kulang lang ako ng battery, regulator, at saka back converter, switches, at saka regulator IC. Yun ang kailangan ko dito. Okay, so sa susunod na vlog, ito nilagyan ko siya ng saksakan kasi yung mga dating mga tester ko may mga ganito. Yan, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa nito ng mga tester. Simple lang siya pero mas mabilis siya. Okay? Saksak natin, then try natin. Kung may palo sa tester. Okay, number 1. So walang reaction. Number 2. Number 3. Walang reaction, ibig sabihin no, walang palo yung ating tester. Yan. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-set up nito sa loob ng tester na ito. Yung tawag nyo upgrade. Okay? Sa next video. At titingnan natin at papakita ko sa inyo. Okay? So, walang power or no power. Kalasin natin itong sa likuran. Tapos dito, sa likod. Kapag ang uray ng electric pan ng mga ganito, stand pan ito. So, dito kayo yan maglalagay ng wire sa likod. Yan. Kapag desk pa naman, doon sa pinaka-pindutan niya, basta kung saan yung switch ng mga ganito, nandun yan, doon yan kayo, din kayo magtatap. Pero kapag ang switch ay dito sa itaas, yung rotary type, yung paikot, doon din kayo magtatap nito. Para sa walang mga tester. Okay? Buksan muna natin si likuran at papakita natin sa inyo kung paano mag-trace ng mga no power or walang vibration sa katawan kapag ka-inon mo sa mga switch niya. Okay? So, ayan mga ka-DIY, bali binuksan natin sa likuran. Yun.
Tapos to. Yan, kung ninyo napapansin, bago pa siya, oh. Yan, so, tayo palang ulang makakabukas. So, 1.5 microfarad yung kanyang kapasitor. Okay? So, para sa aming mga tester, gagamitan natin, pero sa wala, ito. So, bago ito, mga ka-DIY, ito muna yung para sa aming mga tester. Okay? Then, check natin. Set pa rin natin sa extend, ganun pa rin. Kung nyo napapansin, mga ka-DIY, ito, common, or ating AC line, ito yung saksakan niya, o cord, itong dalawa, ito. Yan. Kung nyo napapansin, mga ka-DIY, ito yung common ng switch, at common ng motor. Yan. Ang common ng switch, pumunta sa switch. Ang common din ng motor, ito. Yan yung kulay puti. Yan ang pumasok doon sa wirings na ito, papuntahin doon sa motor. Yan ang tagahawak na isang paanang thermal fuse, yung tagabantay doon sa loob ng motor kapag overheating. Or, yun ang nagka-cut off kapag sobrang init na siya. Yan. So, ito ay no power dahil siguro dito, mamamaya, malalaman natin. Okay, ito. So, check muna natin. Importante lang mga ka-DIY, ito yung tatlo, ito yung may palo sa tester. Kailangan makapalo itong kanyang speed. Ito, kailangan may palo ito sa tester natin. Kapag wala itong palo, ibig sabihin, may problema pa doon sa loob o dito sa kanyang wiring sa leeg. Okay, importante pumapalo yung ating tester dito sa tatlong ito. Wala muna itong reading na ibibigay. Mamaya, kung paano reading ang lalabas sa kanya. Okay? Yan. So, tester natin. Sa, may palo. Dalawa, may palo. Okay? Dito naman sa gitna, may palo. At saka may palo. Importante, may palo siya. Yan. Importante, may mga palo lang. Okay, mamaya tayo magbibigay na ang reading. Okay, ibig sabihin lang buo yung kanyang switch. Ito yung problema. Walang binibigay. Okay, pwede rin natin tusukin dito para malaman natin. Dito, sa kanyang common. Yon. Tinusok natin, tapos punta tayo sa speed. Yon, oh. Walang palo, oh. Yan. Walang palo. Ibig sabihin lang, talagang problema yung kanyang thermal fuse nito ata. Para sa may mga walang tester, ito, wire. Okay? Ito, tanggalin natin. Yun. Tapos iwalay lang. Para sa walang mga tester lang muna. Yan. Ito yung common niya, yung blue. Yung itong papunta sa motor na ito, pabayaan mo muna yan. Tapos tap ka ng isang wire dyan, ito kulay pula. Yun, yung abot sa kanyang kapasitor dito. Yan, umabot dito. Okay? Yung medyo mahaba konti. Kapag dito naman yung switch niya, eh, mas maikli lang. Dito mas mahaba kasi dito yung kanyang tappings. O yung kanyang common. Itatap natin dito sa kulay blue, yung pinagtanggalan sa puti. Doon natin itap yung isang wire na ito. Mabalatan nyo na lang. Okay? Para sa walang mga tester. At ingat na kayo nito mga ka-DIY. At lagyan nyo na lang ng electrical tape para safety kayo. Tapos ito, ilalagay din natin doon sa itaas. Yan. So, tawag dito ay temporary bypass. Para lang inama ito sa walang mga tester. Kaya gagawin natin ito. So, itanggalin muna natin yung kapasitor niya. So, ito na yung kanyang kapasitor. Tinanggal ko na. Tapos, sindihan muna natin dito. Dalawang light. Dalawa. Dito. Yan. Sindihan natin ng lighter. Para naman ito sa pagsabahay lang. Yun. Tapos din sa kabila din, dito. Yan. So, okay. Ito na yung kapasitor niya. At itap natin yung kulay pula na doon ang galing sa ilalim kanina. Ito na yun. Okay, lagyan nyo lang ng tape kapag kayo. Then, ilagay natin sa kapasitor dito. Kahit saan nandito sa binalata natin, pwede dyan itap. Okay, itap lang natin para sa walang mga tester. Okay, bali na itap ko na. Tapos, i-steady nyo yung dito sa itaas dito, yung kanyang steady sa swing. Steady nyo para hindi gumalaw. Yan. Power on natin itong ating switch. Yun, nakapower on na tayo. Tapos, bypass tayo nga. On natin yung kanyang switch dito. On natin. Tingnan nyo ito kung makakaikot. Okay? On natin. Yun. Nyo napapansin, kahit gumagana siya. Yan. Tawag dyan ay bypass lang muna yan. Para sa walang mga tester. Okay, number 2. Yan, number 3. So, yun.
Magana siya. Ibig sabihin lang, thermal fuse yung problema na ito. Yan o. Yun. Ilipat natin sa kabila. Bunot muna natin. Tapos, short natin yung kanyang kapasitor. Tapos, lagay ito sa kabila. Kailangan nyo i-short kasi minsan yan may tira yung kanyang kapasitor. Baka makuryente kayo. Kahit nakabunot na. Okay, dito naman sa kapila, lagay natin. Okay. At saksak natin uli. Okay, saksak ko lang. Ayun. Ayan. Number 2. Number 3. Ayun. So, ibig sabihin lang ay okay. Yung kanyang thermal fuse lang ngayon, lagyan natin ng thermal fuse. Okay? Confirm na thermal fuse yung kanyang sira. Kapag ganito, nakabypass ka na, binypass mo na tapos umandar, ibig sabihin thermal fuse talaga yung problema pag walang tester. At kapag may tester naman, kita nyo naman doon kanina sa switches ay walang palo doon sa kanyang common dito. Walang palo sa tester yan. Okay? So, lagyan natin ng thermal fuse. Okay, kalasin muna natin. Bunutin muna natin. Yun. Tapos, kalasin natin itong apat na screw. Then, pati sa liig. Okay, kalasin ko lang muna. Then, tanggalin natin yung bypass natin. Yan. Tapos, balik natin sa original niyang wirings. Okay. So, palitan natin itong ng fuse. Tigas. Yan. Then, hiwalayin natin sa kanyang katawan. Yun. Tapos, tanggalin natin to coil. Dito. Okay. Yun. Yun. Hiwalayin na. Then, ilapag natin at saka, okay. Ito, padaan natin dito sa kanyang katawan dito sa loob. Yan. Tapos, ganun. Yun. Okay, tanggalin natin to. Yun. So, doon sa ibaba, yung kulay puti kanina, yun o. Ito yung kulay puti kanina na pumasok dito sa motor. Yan dito. Dito pumunta yan. Yan sabi ko kanina may fuse dito yan. Yung kulay puti dyan yun nasundan natin. Okay. Tapos kalasin natin to. Mas mainam nito mga ka-DIY. Meron kang heat gun. Okay. Okay. Para sa mga matitigas, ito heat gun mas maganda. Para hindi kayo maputulan ng mga windings or coil. Dito. Ihinit lang natin dito. Ihinit natin para mas lalong lumambot ito, madali natin makuha ito kasi minsan napuputol yung mga windings kapag hindi natin iningatan. Mas maganda nito para mas malambot ating mahugot yung mga ano sa kanya, insulator. Okay? Yan, painitan na natin. Daan natin ang init. Okay? Ano, mas madali siyang matanggal kapag dinaanan ng init. Yun. Yun. O, mas madali siyang matanggal kapag dinaanan ng heat gun. Yung kulay puti, yun o. Yung kulay puti na ito, yun o. Yan ang may fuse, yan ang mahawak ng thermal fuse. Yan o. Yun, ito yun siya. Yun. Yung kulay puti na ito. Ito yung kulay puti na yan. Tapos pumasok dito yung thermal fuse niya ito. Ito yung kanyang thermal fuse na kabalot ng ano. Tapos tumirikta yan dito sa ating isang kapasitor. Isang kapasitor line. Yung 0 ohm reading ito yun. Tapos putulin natin to. Yun. Kapag maputulan kayo ng mga ganito, pagtatanggal, pag maputulan kayo, kiskisin nyo na lang yung coil at saka idugtong. Hinangin nyo na lang. Yun to. Ito yan o, sa loob. Yan.
to 20 volts, tapos 1 ampere. 1 ampere lang siya, 115. So pwede rin dito 2 amperes or 3 amperes. So lagyan natin ito ng fuse. So pwede rin ito, itong box type na thermal fuse, at pwede rin itong parang bigas niya ng ganito. Pwede rin ito palit kahit saan sa dalawa. Okay? Para sa akin ito, ito yung lalagay ko. Okay? Para mas madali ko siyang ma-form dito. Yan, nakaganito lang oh. Tatali lang natin dito, pag ganun. Yan, pag ganun siya. Yan. Okay? Pag ganun lang. Tapos 1 inch. 1 inches magmula sa ulo, 1 inch. Yun. Pag ganito. Okay? Pag ganito na yung paglagay natin. Ito yung pang-tali natin yung sobra. Itong naka baluktot, yan ang pang-tali natin. Okay? Lagyan natin ng silicone cable tube. Okay, ito yung sizes ng silicone cable tube. 1.5 mm sa haba, tansyahin niyo na lang. Okay? Okay, pasok natin dito. Paan niya. Yun. Yan, isa pasok din natin. Yan. Tapos ibuhulan natin dito sa pinagkunan natin dito sa kabila itong kulay puti. Itali lang natin dyan. Tapos hinangin natin. Ayan. Ganon din sa kabila. Dito sa kulay blue. Dito sa kulay blue na tinanggalan natin. Tali natin dyan. Tapos putulin natin na sobra. Okay. Tapos sinangin natin dito. Okay. So yan ang form nyo. Yun. Tapos balutan natin ito yung ulo nya. Balutan. Okay, lagyan natin ng 5mm na string cable tube yung ulo para hindi gano'ng mapundi. Okay, lagyan natin, padaan natin ang heat gun. Tapos hinangin natin ito. Okay, hinangin natin. Ingatan yung huwag mapatakan yung coil. Okay. Then next ito. Okay, tapos na natin hinangin. Then, padaan natin ang tester kung mapalo siya, yung fuse natin. Kailangan may palo. Before nyo ilagay or pagtapos ilagay, kailangan itester nyo para alam nyo kung napundi ba siya, kung napundi ba yung thermal fuse ng paghinang nyo. Okay? Kasi minsan napupundi yan sa sobrang init. Okay, tester natin para sigurado. Okay. Yun. Tester natin yan. May palo. Ibig sabihin lang, hindi napundi yung fuse natin nung paghinang natin. Kaya dapat paghinang nito ay mabilisan lang. Gamitin yung panghinang yung mga 60 watts para mabilis. Tapos, lagyan nyo ng mahabang paa para hindi kagad mapundi nung hininang mo. Okay? So, ibig sabihin buo yan. May mapalo. Yun. Pero take yung pagkalagay. Tapos ilalagay natin to sa ilalim doon. Dito. Pailalim natin yung fuse natin kasi ito yung magdidetect dito sa overheating nya dito. Ayan. Tapos ipasok natin tong tinanggal natin dito. Yun. Tapos yung isa rin. Ingatan nyo na huwag kayo maputulan. Dito. Ingatan nyo huwag kayo maputulan ng coil. Ipit nyo lang yung fuse tapos ipailalim nyo. Ganun. Tapos pasukan natin dito. Paglagay ng ano, kailangan doon sa may mga butas. Ito, sa may mga butas doon kayo maglagay. Tingnan nyo kung may nakausli na wire. Pag wala, ay pasukan nyo para or doon sa mga dating tinalian, doon nyo rin pasok. Yung ating cable tie na 3 inches. Ito. Yan. Para masense pa rin ng thermal fuse yung init. Ayan, sa kabila man, dito naman sa kabila. Okay.
Okay, sabay natin i-tester. I-tester muna natin, okay? Okay, kabit muna natin yung bypass bago natin i-tester. Ito, tinanggal ko na yung pula. Balik natin yung kulay puti dito sa kulay blue na tinanggal natin kanina. Yan. Tapos i-final test natin. Okay, para sa walang tester, okay nyo, ikabit nyo na lang at i-try. Pero pag may tester, step by step nyo. Yan, saksak natin to sa tester natin. Dito, okay? Saksak natin. Yon. So, isira muna natin. Yon. Number 1, pindot tayo number 60 ohms. Number 2, 50. Then, 40 ohms. So, yon, buo yung kanyang motor. So, yon. Okay, kita nyo naman, papalo. Okay, off natin. At, kabit na natin to. At try natin na isimbol na at saka pagganain natin. Tapos, lagyan natin na ang oil to. Sa loob, yan. Oil. Tapos, oil din ito. Tapos, yan, tama yung hula natin kanina. Walang gas-gas yung kanyang shafting. Okay, so, lagyan natin ang oil to sa loob. At saka linisan natin. Okay, pasok natin yung kapasitor dito sa tinanggal sa kinuhaan natin kanina. Pagpasok ng kapasitor, ipasok din yung motor. Ito. Yon. Tapos ipasok din natin yung kanyang ulo. Ito. May langis na yan yung shafting niya, lagyan niyo na lang ng langis. Yon. Tapos screwan natin dito at ibalik natin sa katawan. Kung ano pagtanggal, ganun din yung pagbalik natin. Okay, matapos na ang screwan, palawain ito, medyo matigas pa yun, oh. Palawain natin yan. Palawain natin yung screwdriver para ma-reset siya. Yan, ma-reset yung bushing o pumantay yung bushing niya. Yun. So, pre-play na at paganda na yung hagod niya. Okay, salpak na natin yung leg at saka assemble ko na lang to. Tapos, i-testing natin. Okay? Okay, yung kanyang kapasitor, lagyan niya na lang ng electrical tape. Tapos, dito. Electrical tape din. Kasi yung kanina hindi ko na ano, nasira na ito. Okay? So, testing natin. Tara, saksak muna natin. At number 1. Yon. Yon. Angat natin kasi umiikot. Naka-swing. Okay, number 2. Yon. At number 3. Yon, malakas. Dito pa lang sa mga batikan, ha? Dito pa lang sa shafting, pag hinawakan mong malakas at hindi, halos hindi mo pagilan, ibig sabihin malakas yung motor nun. Malalaman pati yung kapasitor niya ay malakas pa dito sa shafting din. Pag hinawakan mo na halos hindi mo mapigilan, ibig sabihin lang malakas yung kanyang kapasitor o yung kanyang starting kapasitor ito. Okay, kung mahina at gumana at mahina, palitan nyo ng kapasitor. Okay, ganun yung same value din, 1.5 bunutin nga natin. Ganito rin, 1.5 UF, yan o. 1.5 UF or 1.5 microfarad. Yan, ipapalit din yung kapasitor kapag mahina. Kapag walang tester, okay? So, kabit ko na lang yung katawan din. Final test tayo. Okay. Laksa ko na. Then, number 1, on natin. So, yun. Atas. Number 2. Number 3. Kahit hindi na natin i-tester yung kapasitor, dito pa sa lakas niya, alam na natin na okay pa yung kapasitor niya. Yan o, lakas o. Okay na ito mga ka-DIY, off natin at ibigay natin ito sa may-ari. Yan, so maraming maraming salamat sa inyo panonood at pakipindot na lang yung like, kahit like lang, okay na yan mga ka-DIY. So maraming maraming salamat sa inyo, hanggang dito na lang, bye bye.